and to another one path, each according to his ability that he might own his journey. Yung talent na pinamakit ko dito is literally money. One talent is equivalent to 20 years wages of money. Ganun kalami. Yung isa 5 talent, yung isa talents, yung isa 2 talents, at isa 1 talent. Bakit hindi ko pare-pareho? Each of them were given according to their ability. Can you say ability? Ability. Yun mo ang sagot, bakit hindi pare-pareho ang talents, ang pera na meron kayo ngayon. Yeah. Pinitingnan mo ng Diyos kung ano yung ability ng isang tao sa kanya bibigyan kung magkano yung pera. Kung gusto mong umaman, gusto mong dumami ang pera, ang palakihin mo yung ability. Kasi walang problema sa Diyos na i-bless ka ng pera. Ang una niyang titingnan is your ability how to handle. Hello? Yes. Okay lang naman eh. Are you with me now? Yes. Yes. Kaya marami sa atin ang konti ng pera. At tingnan nyo, nung nag-account sila, nagbigay sila ng accounting, yung lima nag-deliver ng lima. Tama? Mm-hmm. Yung dalawa nag-deliver ng dalawa, naging apat. Ano ang commentation ng pastor nila? Good and faithful servant. Saan binigay yung inumag doon sa isa? Hindi doon sa may apat. Yun sa isang po. Lalo niyo mayaman ang mga mahihiyaman kasi napagkakatuwalaan sila. Kaya yung mahihirap lang ang mahihirap kasi mga bobo sila. Yun. Hindi naman ang magaling. Tama na. Babalik pa ba tayo? Babalik pa ba kayo? Amen! Amen! Pag hindi niyo kinuha at tinaytis ito, babayarin sa akin ito. Brina. I'm giving it to you for free. Thank you. Hello? Yes. So this is it. Ano gagawin ko? Ano ang purpose ng pera? Bakit pinagkatiwala sa atin? Marami sa atin may mga tamang sagot, pero hindi talaga tinamaan ang tunay na tamang sagot. Marami sa atin pag tinanong, what is the purpose? Why God has given you money? Marami sa atin magbigay ng tithes. That's wrong. Pag kami bigay ng pera, ay parang dumulog. That's wrong. Hindi yung purpose. The very purpose why God gave you money is you go to that principle, you go to the text, He wants you to double your money. Kaya ngayon, hindi man nag-produce ng another 5, ang sabi niya, good and faithful servant. Yung dalawa, nag-produce ng another 2, good and faithful servant. Pero yung isa, walang ikinago, ang sabi niya, you wicked and lazy servant. Ano pa rin? Look at me. Kaya kayo tinakapos ng pera. Dahil kung binigyan kayo ng pera, kinasos nyo. Hindi nyo kinukulit. Kayo mismo, hindi sumusunod tuwag sa prinsipyo ng Bible. Tapos ang takas-takas ng loob ninyo na Lord, payamanin mo kami. Hindi ka payamanin ng Diyos. Kahit anong in Jesus name. You ask whatever you wish.
works, I believe you. And it will be given unto you. Yes. Another principle, give your tithes and offering. And see if I will. Ano sa mga ating prinsipyo? Give. Ano yung beneficio? And I will open the floodgates of heaven. Delight yourself in the Lord. He will give you the desires. And He will give you the desires. Of your heart. If we will just follow the principle of the Bible, we certainly get the benefit. Hello? Yes. Opo, wala mo yun. Kaya nga, I'm here to balance. Hindi na balance natin. Kaya nga minsan, yung mga kaibigan kong masyadong nalilin sa pagdating sa prosperity gospel, I mean, hindi ko sinabi pa rin. That's correct. Pero that's only the other side of the coin. Tandaan na that the coin is always, has always two sides. That if you will just give and give and give and give. No. May another side. And that's balance, scripture. Are you still willing to hear? Yes. And listen to me? Yes. Alright. So, tignan niyo po, no? Another here is this. Sabi niya sa Bible, in Deuteronomy 18, but remember the Lord your God, hindi ito sa para sa inyo, ang prinsipyo lang ang ginagamit natin dito. God is talking to His people, Israelites, ng time nito. Pero we will just get the principle. Tingnan nyo. But remember the Lord your God, for it is He who gives you what? The power or the ability to produce. Kaya masabi ko sa inyo, hindi mag-imprinta ang Diyos sa'yo ng pera eh. Ang binigay na sa'yo, ability. Yun. Nadali. Ano ang ability mo? Ano ang ability mo? Ang ability mo? Dami. Dami to. Ang ability mo. Wala. Wala. Wala ka rin. Hindi ka pabihan eh. Kung wala kang ability, tandaan niyo po ito. Ito yung ability na tinitingnan ng Diyos na pagdadaanan niyo ng iyong financial dream. Yun. Nadali. Naman. Ako po ay musician, yung problema ko, pera na ako ay nagpapastor. Sabi ko, how could I make my ability monetize? Alam ka naman, tumutugok sa mga bars at magagano'n ako. Una. So, I think of ideas and what happened is, gumawa po ako ng libro patungkol sa music. Ginawa ko ng manual. I open up school of music. At pagkatapos noon, could you imagine na noong school of music ako, meron po akong 10 estudyante na nagbabayad sa akin ng 4,000 pesos monthly. So I already have 40,000 just using my ability. Mama. Tapos sabi ko, tika muna, hindi lang pala ako dapat pang music store. So I put up music stores. Doon kasi na bumili sa akin. The truth that the Lord has blessed me so much. Ipala ko. At ito magandahan, yung ability nyo yung enhance hanggang sa mag-explore ako nung ibang business venture at yung mga plastic. Magaling. I am a businessman in profession but my calling is a pastor. And I will use all of my money just to boost my calling because this is my dream. My calling is more important than my profession. Tandaan niyo po yun. Kaya ito na din po, susunod po ako ng pera for the ministry. And hindi ko sinasabi ito to Brad, but you can visit our church. Ang binigay ko yung sound system at lahat ng package na nakalagay sa church is coming from me. It works, it worked 1.7 million. Kunugtog pa lang yun. Paano pa yung building nun? Panugtog pa lang yun. Ano yung pera? I have to turn it into an accomplishment for the kingdom of God. Amen? Amen. So tanong mo sa katabing mo, ano ability mo? Anong ability mo? Ang dami nga. Yes. Dami naman mong chaps. Ma-ability ito. Alright? Can we read this together?
Kaayos lang. Ready, go. Our test is now ability to identify where money goes. Ang gusto ko kong sabihin sa inyo na ang pera po na nagsisirculate sa lugar natin, may tinatawag na kanal, meron pipeline. Can I ask you something? Can I ask you a question now? Doon sa lugar ninyo, do you have any idea pagkano yung nagsisirculate na pera sa lugar ninyo? Araw-araw? Millions. No. Do you have any specific amount, idea na magkano? Halimbawa, 10 million pesos o kaya 100 million. Sa amin sa Dagupan City, yung nagsisirculate is 400 to 600 million. Hindi. Hindi naman hindi yan. Wala. Kaya pala tayo nangihirap. Alam niyo bakit? Kasi kung meron kayong idea, alam niyo ngayon kung saan pumunta doon magagaling ang mga financial managers ng SM. Kasi kapag yung 600 million naging 700-800 million a day na, mag-overflow yan. Pag nag-overflow yan, alam nila kung saan lugar ang pupuntahan ng overflow. Ngayon, 10 years, 15 years, bago dumating doon yung overflow, bumibili na sila ng lupa doon. At pagbili nila ng lupa doon, pag overflow nila doon, itatayin na lang nila ang laki ng value nila, mayaman-mayaman na lang sila. Galing, ha? Ikaw meron doon? Kasi, kaya hindi mo alam, busy ka. Saan ka busy? G20. You have to identify your flows. Ito ang maganda. Kapag identify mo kung saan nag-flow, ilalagay mo yung sarili dun sa malapit. Nung nagtayo mo ako ng bahay sa amin, sa Dagupan City, nung itinayo mo yung bahay at inilagay mo na yung mga pipes, ng water pipes, no, nung ikinagin na po yung galing sa main pipeline, nagputukan lahat yung pipes ko sa loob ng bahay. Overflow. Ito rin kami ng problema eh. Could you imagine, sa lakas ng pressure, nung ikinaya tubig, nagputukan yung pipeline ko sa loob ng bahay. And until now, hindi mo ako gumagamit ng motor para makyanin yung filter ko ng bahay namin. Ang ano, hindi. Alam mo ba na na-find out ko? Yung bahay ko pala nakatayo doon sa tabing katabi mismo ng main pipeline. So I don't have struggles na higupin kasi malapit ako sa main pipeline. Kapag inilapit mo yung sarili mo doon where the money is flowing, you will not have struggles to get one for you. Kaya na nag-struggle kasi hindi mo alam kung nasaan sila dumadaloy. Ang power doon, Ignorance. Kalat niyo na yun. Kaya mo, capital B. Capital B ulit. Diba? Sige nga. Financial literacy. Can you read again? Ready, go. Financial literacy is the ability to understand the rules of the game. Importante itong mga kapatid. Alam niyo kung ba na ang rules, may rules yung game of money. All of us are players in the game of money because all of us uses money. Yes. Tama? Yes. So whether you like it or not, you are a player. Player. Poor, middle class, and rich people are both players in the game of money. But only who understood or understand the rules and apply it wins. Nung
1971, pinalitan ni Richard Nixon ang rules ng game of money. Pinalitan niya ang rules ng pag-iimprinta ng pera. Kasi dati nag-iimprinta ang pera kung may gold reserve sa Central Bank. Tama naman. Pinalitan niyo, kinainiwan ni Richard Nixon yung rules na yon, ginawa niya from gold standard to supply and demand. Yung supply and demand, nag-iimprinta sila ngayon ng dollar, hindi dahil may gold silang reserve dun sa Federal Reserve nila, kundi need ng tao. Kaya nga, kapag ang demand ay malaki, konti ang supply, ang malaki, prices will up. Go up, tama? If the supply is too much, konti ang demand, price will go down. Tama, supply and demand ngayon. Okay, from there, pinalitan nila ng pangalan ng money. It's no longer money. It becomes a currency. Ang currency, derived from the word current, kuryente o kaya water current, meaning moving. If that current is not moving, it's dead. Tama po ba? Tama? So ngayon, nagbago. Ang old rules, ganito, for you to become successful, study hard, find a good job, save your money until you retire. And then retire. Winner yun. Yun yung under the gold standard. Pero ngayon hindi na. Pinalitan yun. For you to win in the game of money, you have to keep your money moving and moving. Kaya under the rules, mga kapalit, under the rules, new rules, savers are losers. Borrowers are winners. Hindi ko sinayang kumutang kayo ng kumutang. Ito yun, when you deposited your money on the bank, yun, tama. Actually, you are lending your money to the bank. Ikaw nagpapautang. Tama? You lose. Bakit? Kasi they are using your money. Dapat ikaw may negosyo, no? They are making their life rich because of your money. Okay. Tama po ba? Yes. Kasi yan yung trust balance. If I have millions, I'm not going to make my millions live there for quite a long time because you are losing. Bakit? Tignan mo, sasabihin pa nila sa'yo, oy, i-time deposit mo. No. Even you do it, even you make the time deposit, you still lose. Because of the inflation. Kaling. Sabihin nila, oh, in 5 years time, yung 1 million mo magiging 1.2 million. It seems, uy, kumita ako ng 200,000 after 5 years. Parang gano'n, no? Tama, no? Maaring tama. Pero after 5 years, because of the inflation, yung pagtaas ng bilihin, the power of the purchasing power of your money, that one month you can only buy 900,000, you still lose. You earn in number, but you lose in power. Eh tayo, tayo. Salamat. Kung binili mo na lang sana ng NGO niyan, napaikot mo yung 1 million mo after 5 years, 3 million. Yun. Dali. Yun. Isin yung at the point. Yes. Yun yung sinasabi, under the rules of the new rules in the game of money, for you to be able to win, you keep your money moving and rolling. Yes. Kaya yung mga kaibigan namin, mga inche, na mga maliliit ang mata, pero laki ang tayo mga Pinoy, laki mata, pero walang kita. Dali na. Diba? They are winning. Because they play the game
pinsan mo, anak, mag-aral ka mabuti ha. Pagkatapos mag-aral, hanap ka ng trabaho. Pagka nakatrabaho ka na, yakapin mo na hanggang mamatay yan. Hintay ka na lang tayo, talo yan. Tingnan niyo, marami na rin tayo na ngayon, wala. Hindi sila makasabay sa standard ng buhay ngayon. Oo, tama. Kahit na nagpe-pension pa sila. Kasi they apply the old rules in the game. You see? E tingnan mo yung nag-apply ng new rules. They keep their money moving and rolling. Naka-stablish sila ng 10 negosyo. Pagkatapos noon, nag-retire sila. Hindi sila nakasa sa pension. Saan? Yung 10 negosyo ngayon, nag-deliver ng 100,000 a month sa kanila. Magkano yun? 1 million. Kanta-ukaga silang gastusin, yung 1 million, nag-iisan na lang si tatay na ginagastin siya. Kaya punta siya sa Hong Kong, magla-lunch. Punta siya sa Japan, mag-dinner. Kailangan kumusin niyo yun. Kasi next month, may another million na babasok sa kanya. Yun. Pastor yun. Pastor yun. Hello. Hi. Eh, di na mo ha, tumanggap ka nga ng 15,000 a month sa pension. Yung 5,000 ibabawas mo na kasi maintenance mo. Hallelujah. Ako, hindi kaya ang bullshit kahit magpaputong ka pa ng... Ano na lang ang matitira? Pambayad sa kuryente sa 5,000? Pagkakasuhin ko yun. Ngayon, pag pinagkasya mo yun, ala, gagawin mo ang breakfast mo sa umagi. Ay, sa umaga, lagi mo. Sa tamali, tuyo, tuyo. Pilis. Sa gagawin, mami. Noodles. Kinagkasakit eh. Hindi makasabay sa standard ng buhay. Bakit? Because you apply the old rules. The new rules today is this. Currency, current, you keep your money moving and growing. Financial literacy is the ability to what? Understand. Amen. That's why I keep my money moving and growing. Kasi pag-retire ko, pag hindi na ako magaling mag-preach, hindi na ako kilala sa church. Hello? Pero papunta-punta na lang ako sa Amerika. Papunta-punta. Bakit? Because I keep my money moving and rolling. These assets delivers money to me. And I will enjoy the rest of my life. Ano gusto nyo? Kristiyanong mahirap na pupunta ng langit? O Kristiyano, mayaman, nagpapasok ng langit. Pareho na. Apa! Mayaman na. Mayaman na. Nakalambod Gini. Ako, kung gusto nyo mga pastor, maghirap, bahala kayo sa buhay nyo. Ako gusto ko, mayaman pastor. Bahala kayo. Bahala kayo ha. Wala akong kinalaman dyan. Ay. Wala akong kinalaman dyan. Si Kuhin mo lang katabi mo, may pera ka. Ay, eh. Sorry. Pera ka pa. Next. Kita ka pera. Magkakapera. Ito pa. Next. Masahin na kung sabi-sabay. Ready, go. Financial literacy is the ability to apply the rules for your advantage. Apply mo. For your advantage. Yes. Tama po ba? Opo. Kaya nga, we encourage. Tingnan nyo, yung lima, anong ginawa niya? Tinrate niya yung pera niya. And he got another 5. Anong ordinary sa kanya? Good and faithful servant. Yung dalawa, ganun din. Naging 4. Good and faithful servant. Trading their money. Making their money moving and rolling. Eh tayo hindi. Huwag itabi mo sa bago yan. Baka, kasi baka malugi. Pag nalugi tayo, baka na tayo meta. Eh kahit naman itabi mo yan sa bangko, mawawalang tayo yan. Apply. Yun. Hello. Nadali na naman. Ben. Tama. Yes. Yun. Ilabas na ang mga ano. Olo sa pera.
kung magkakabit ng luha nito. You know, I don't care kung maubos ang pera ko. As long as it is, nauubos to make trouble. Bili ako ng bili ng asset. Asset na nag-deliver ng pera, ha? Hindi yung asset na buwisit. Dalawa kasi klase yung asset eh. Asset that delivers money and asset ang pahalan ng buwisit. Tingnan niyo yung mga buwisit yung asset. Tingnan niyo. Dami. Ano yung mga buwisit? Yung mga kumakain ng pera niyo. Diba, sir po? Buwisit siya. Pero hindi ko sinabi mo kayo, bumili kayo natin niya. Asset din yan. Pero I'm making sure na hindi ko ako ang bumibili ng asset na buwisit na yan. Ang bumibili niya at ang nagbabayad niya hindi galing sa hard-earned money ko. Galing yan sa asset na nag-deliver ng pera sa akin. Tama. This cell phone worth 71,000 pesos. Wow. Kaya ko picturean ang buwag nito ng dikit na dikit. Wow. Pero hindi ko ako nagbabayad yung asset. Kaya hindi naapektuhan yung quality ng buhay ko that someone or my asset pays it for me. Hindi ko sinabi kung huwag kayong magpakaluho. Bumili kayo ng gusto ninyo. But as long that the one is paying is not you, then this is your asset. Galing. Yes. Very good. Asset. Hindi mo sa katabi mo, asset. Apply. Ito, kasi ganito dito, no? Mga kapatid, sino ang nakapaglaro dito ng volleyball na old rules? Ganito yung old rules ng volleyball, no? Bigyan ko kayo sa ako lang. Ito toss yung bola, tapos yung kalaban halos hinahawakan mo. At hinahawakan mo, tapos pinutok sa pataas, tapos i-spike. Old rules yan. May new rules ang volleyball. Kapag ginamit mo yung old rules na yan, automatic violation point ng kalaban kayo. Kasi na obsolete na yung rules na yan. So if you are using an obsolete rules, you are always at the losing side. Yung mga losing or mga losers, yung mga wala. Ayun. Kaya maraming Kristiyano ang tawag sa kanila the losers. Oo, tama naman. Bibili na ako. Pag bibili niyo ako, para walang nagalit ako sa akin. They were losers. Tapos sasabihin niya, ay di ba rin, pinagpala naman yun ng Panginoon. Alam niyo, when God blesses the people, it always manifests physically. Yes. Hindi spiritual lang. Tama. Hi. Hello. Hello. Palakpakan niyo ako natin ng Panginoon. Pag hindi sa kanyang Diyos, it always manifests. Tinuruan ko ang mga miyembro ko. Ang mga miyembro ko ay mga dating walang-walang-wala. Pero, kinotes ko sila, tinuruan ko sila, and they turn themselves to me. Kaya nga, pag ikaw palang nagturo sa kanila, kahit ano po ang kanilang estado sa buhay, they still respect the pastor. Kasi sisiguraduhin ko, mas mayaw na ako sa kanila. Hindi ko kailangan ng tayo sa kanila. In this ministry, I am serving in this ministry for 27 years. But I never received a salary. I pay my own salary. Hindi ako makukumuha ng sweldo sa church. Ako ay magbabayad ng sweldo sa akin. Ang lupa at bahay ko ay ang
ay binigyan mo ako ng Panginoon ng words that you made lupa at bahay. Pero hindi ko yung bigay, dahil ko yung sa pinagkos ang binigay sa akin. I can eat whatever I want to eat. I can send it to my children to the school of their choice. Kaya yung dalawang manap na lalaki, sumunod ko sa yabang ko. Yung sa 17 years old pa lang may priest. They wanted to become a pastor also. Sabi ko, hindi ako yung dangerous priest. Kasi yung anak ko, lahat ng papastor. Ang sarap pala kong pastor na pinakita ko. Sabi nga naman ako, don't worry daddy. Sabi niya, magpapastor ako pero gagirahin kita. Ang sarap ng ganun ano? Yung panganay ko ngayon na kinakausap ko na, ito turn over ko na sa kanyang ministry in Dumupan City. Because I go to more bigger ministry. At nakakatuwa ko. I'm going to Nueva Ecija by Saturday and Sunday. I was invited by a friend na magkanda ng finance and literacy at the same time speaker. Sabi ko lang sa anak, I'm going to Nueva Ecija. Can you preach this Sunday? Sabi niya, yes. May ang pangalan is 26 years old. Yung youngest is 22. Parehong lalaki. When I apply to my advantage, nagkaroon ako ng finance minister. Sino ang gusto magkaroon ng finance minister? Hindi po easy ang magkaroon ng finance minister. You need to have the access. Kaya huwag mo kayong maniniwala kung sa mag-invest na ito, babalik yan, scam yan. Tama. Scam. Ang mga parang paniwala dyan, mga iliterate lang pagdating sa finances. Yun. Sa Tagalog, bobalas. Bobo. Kasi they want instant. Wala akong instant. Yes. Process. Maganda sa iyo. Process. Kaya pag may nag-promise sa inyo, uy, babalik ka agad to, 20%. Stop na. Eh, tingnan mo sila. O, tingnan mo, after a month, sila umiiyak na. Be financially literate. Next. Nice ka. Can we read, basahin natin ang malakas. Ready, go. How you spend your money in online, your financial literacy. Your financial literacy. Most of us, mga kapatid, we are turning our cash into trust. Kailan nyo i-audit nyo yung sarili nyo. Most of us, when we have earnings, we turn our money into trust. You should turn your cash into more cash, not trust. Kailan nyo, pag tanggap nyo na sweldo ninyo, bayad ng kuryente, bili ng groceries, bili ng pagkain, lahat. Lahat ng pinagkakagastusan nyo, turn it into trust. Tapos nag-i-expect kayo niyayaman kayo, lukuhin nyo na lang nyo. Yes. Hindi kayo niyayaman. You should decide now that the big portion of my money must turn into more cash. Doon tayo ngayon ng mga maliliit ang mata. Pag binigyan mo sila ng 50 mil, masakit ang ulo nila. Paano doblehin yun? Tayo, pag binigyan ng 50 mil, masakit din ang ulo natin. Paano mo buksin nyo? Ama naman. Ba? Oh, dandi na din ako. Diba? Do you hear me? Yes. Are you still with me? Yes. Yun mo malaki na, tapos pananalangin ng Lord, payamanan mo ako. Ito sabi ng Lord, ang aking pituwedi. Kahit lumuha ka ng dugo, kahit galing sa Quezon province, lumakad ka ng palahon, hindi ka mayayamanan ng Diyos. Kasi ang pension sa prinsipyo.
love you, Pastor. That's it. Yun yung kailangan natin. Kaya sabi ko sa inyo, how? Doon natin malalaman. Ako, I make it sure na kapag may pera po ako, mas malaki yung portion na para gawing doble kaysa sa gawing wala. Tignan mo, groceries, food, pagkain mo ngayon, pag upubo ka sa trono, trust me. At doon natin ini-spend yung ano natin, yung pera natin. Di ba? Tapos sasabi mo, Lord, nagbibigay naman ako. Bakit hindi ako lumayang? Ano? Sabi sa wilaya ay ano? Kasi buhok. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko sa inyo, masaya na paki-high-five mo yung katabi mo magmula ngayon, hindi na tayo bobo. Paki-high-five mo sa mga magmula ngayon. Hindi ka na. Hindi na lang mo. Alam mo, kaya masayang mo sa inyo. Alam mo, tingnan mo ah. Nung naging uso yung, alam niyo ba yung ano, naging uso yung coffee vending machine, masarap yung coffee vending machine, ay humulugan ng 5 piso. Pati yun, kinagulang mo. Sabi sa akin, Pastor, pati ba naman yung coffee vending machine, kinagulang mo? Ay sabi ko, opo. Kasi ilalagay mo lang siya sa bawat kanto, tapos maghahayo lang ako ng magkukulekta ng 5 piso. Pero mo, katapos ka ng kahang, 300 pesos. Eh kung saan mo yun, di meron lang 3,000 o magtakad sa pagulaan ka na hanggang Quezon Province, hanggang Bigwet, kapag nakakita ka ng 3,000. Direct sa tapang sa amin, nagpaling na ito. Na-scam pa ngayon. Diba? So, kaya na pagka sinabi mo, basta may marami ka kong tempo na kung wala. Nasa stocks na. Pag may pera ako, bumibili ako na ko. Nung pagtutulihan ng pera ko. Hello? Nasa iyo. Ilang yayaman kung mag-asawa. Next! Dito natin malalaman yung illiteracy indicator natin. If the big percentage of our income turns into trust, ang tawag sa'yo, capital B. Capital B. If the big percentage of your money turns into trust, you are B. Naman. When you accumulate more and accelerate more, ganito yun. Kumita ng malaki, gumastos din ng malaki. Ang tawag pa rin doon, capital B. Ayun. Tapos ang tapos pa lumapit sa lumapit sa doon, sa Lord, i-bless mo. Sabi ng Lord, paano kayo na i-bless? Bless na. Pero that's the reality. Totoo po yun. Hindi lang natin siya naririnig. Kasi sabi ng Diyos, anak, kasi pag bless kita ng maraming pera, that money will turn into curse, not blessing. Kasi bobo ka. Yeah. Tingnan mo, yung mga bobo, pag nagka-pera, nagbabain, bobo yun. Hindi yan intended mo na. God has blessed you and give you tool. Kasi ang pera tool yan. It's a perfect tool. Sabi ko nga, no? Money is like a knife. When that knife landed to the hands of a chef, it becomes a powerful tool. But when that same knife landed to the hands of criminals, it becomes a evil tool. Yeah.
when you accelerate more, kumita ka ng malaki, if you accelerate more, ang tawag sa'yo, kapitalin. Yeah. Next. Palibig blue ka. Oh, kapag meron kang mindset ng consumer, not producer, mga kapatid, ako po ay meron rules sa buhay. I am 54 years old. Just celebrated my birthday 2 days ago. Wow, my birthday. So, nalo po. Ibaho pa. Your greetings is good. Yes, your greetings is good. But I need your prayer. Meron ako isang rule sa buhay. If I will not earn today, I will not eat today. Yun, no, talaga. Malupit. Maganda niya. Ay, kung maraming anak. Kung maraming anak. I can still run 10 kilometers. Mm-hmm. Wala ako akong daladalang pulpito kapag ako'y nag-preach. Hindi pa nag-preach yun yan. Wala ako akong deposit at bilats. Kasi po, I produce first. Eh tayo, wala na nga tayong production. Kain pa tayo ng kain. Sa susunod, yung kakainin mo, uutangin mo na yan. Diba? Next. Ituloy na nga natin, baka makapagalitan na tayo. Why do we need financial literacy? Because poverty becomes our culture. Alam mo bakit naging kultura natin? Hindi lang po natin naging kultura, in-injure pa natin. Tingnan mo, yung mga reasoning natin, yung mga statement, di bali mahirap tayo at nagbibildil sa asin. Ang importante, masaya. Masaya ba yun? Di ba? Yun yung mga statement, ang importante, masaya ang pamilya. Kailan naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa ng mga pera. Sige, tayo tayo sa akin. Oo. Masarap po paminsan-minsan ang nag-uulam ng bagoong. Pero kung araw-araw, sumpak na yan. Kasi pinipigil natin bigyan ng rason kung kahirapan na meron tayo. Dahil ayaw matutunan kung maging prinsipyo ng salitaan ng Diyos. Maraming pastor ang nagpimilit na word niya, hindi ho yan kamunduhan. Minsan nung nagtuturo ako ng ganito, pagkatapos ko magturo, nilapitan ko ako ng isang pastor. Sabi niya sa akin, why are you teaching people to become worldly? Nagtuturo daw ako ng finances, tinuturo ako ng maging worldly. Sabi ko, Pastor, ikaw ba nag-asawa? Oo. Eh, sabi ni Paul, worldly din ang pag-asawa. Ang worldliness na sinasabi doon ng salita ng Diyos is about the sin. Hopefully that I have shared something. Amen. Kasi naging kultura na natin ito eh. At yung kultura nito, malaking problema natin. At yung kultura na yan, pinapasa-pasa na natin hanggang sa ating generation to generation. Kaya mahirap si lolo, mahirap si tatay, mahirap yung anak, mahirap ito ako. Pinapasa-pasahan at kapas in-enjoy na natin. Hindi tayo mahirap dahil kulang ang pera. Yeah.
mahirap tayo dahil wala tayong alam lang sa pera. Yun! Ay, hindi makamaking tsalangan. Yun! Para sa inyo yun, no? Available pera. Andyan. Tatakutin mo lang. Tapos sabi mo, ayun mo. Hindi ko kailangan yun. Ang tawag ko ng Bowlax. Next. Even schools and universities are unable to address our financial issues. Kasi tingnan nyo, hindi talaga English, hindi talaga tinuturo sa school. Ano bang tinuturo ng school? Study hard? After you have graduated, sabi niya, find a good job, prepare your resume, work until you retire. Tingnan niyo yung mga Chinese na naman natin, na kapatid, na study hard. But use that knowledge to engage in business. Kaya sila, naka-shorts lang, naka-chinetas lang, pero ang kakapahal ng bursa, tayo, naka-corpata, naka-lobstick. Pero tingnan mo ang kanyang dala-dala, may dala siyang lunch box. Kasi hindi makakain ng lunch, kasi kailangan magtipid, pero uyama-uyama. May ba? Hindi. Tingnan mo, sa school, nagtuturo ng business management, di ba? Pero alamin mo yung nagtuturo kung may negosyo. Di ba? E bakit ka maniniwala ko ng business management? Hindi ka mawag ng business yun. Maniniwala, bakit ito sa nagtitinda ng balot? Paano magtitinda ng balot? Kasi siya nagtitinda. Oo. Tama. Next. We are still being taught to apply the following rules in the game of money. Yun yung sinabi ko sa inyo kapit. Hanggang ngayon, yung parenta ang tinuturo ko sa atin. Next. Alright. Can we read this together? Pastor, tinatawagan ako ng asawa ko eh. So, alam niya naman si Pastor, pag isang tawag niya lang sa akin, ibibigay ko at ibibigay yung time ko sa inyo. Pero I just want to remind you this. You need to equip yourself in terms of financial literacy. Because if you are not going to equip yourself, the Lord will not bless you with money. Next, tinawa, unless... Can you read this together? Unless you know the rules of the game of money and apply it to our hearts, we will continue to live with the life and the memory. Okay. Yung iiwan ko sa inyo, ano ang new rules of the game of money? Make your money moving and moving. Kapag na nilalito kayo, iroon bili ng produkto na pupwedeng ibenta. May ito po. Tingnan niyo yung mga Chinese noon, no? Mga siguro 70 years ago. Sila yung bumotibakal. Sila yung nagtitinda ng lugaw. Sila yung minumura ng mga ninuno natin. Alam mo, sagot ng mga Chinese na to, di baling mura mo ko, basta piling ang lugaw ko. Pero sino may ari ng Pilipinas ngayon? Kaya nga mga kapatid, tignan niyo po, no? Ito yung maganda eh. Sabi ko, everything was created by God. And the rest is coming from China. Everything in this world are created by God. And the rest are coming from China. Okay. Hey, wala ba gamit yun?
Bakit? Kasi may mindset sila to make their money moving and growing. Kaya nga, the biggest economy sila sa buong mundo. Because they are making their money moving and growing. I hope that you have learned something. Let us pray, Lord, salamat po sa pagpapalang niyo sa amin. Bless niyo po ang mga kapastoran na kasama ko nito. I pray that you give them more wisdom and knowledge, God, when it comes to finances. Help us to make our money moving and rolling. Salamat po sa financial literacy na itinuloy sa amin sa araw nito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay? So, meron lang po kayo na, if you want to be connected with me, i-add nyo lang po ako sa aking Facebook account, Ricky Victoria, para maging connected po tayo. At anything na meron po kayong inquiries about finances, nagpo-coach po ako at hindi po ako nagpapabayad. Yun ang maganda doon. Nadali. Saan ka namin sa Quezon? Oo. Ricky Victoria. Saan ka namin sa Quezon? Sige po, makakuho ay hindi na lang ni Pastor Mark, sasabihin mo na sa kanya, yes, boss. Thank you, and God bless you. Thank you, Pastor Mark.